So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, ngayong araw na, another update na naman tayo patungkol sa China or sa ano ba itong... Basta panoorin natin ito kasi sobrang viral niya. Grabe, 600,000 views. So, this video is for a mighty amazing stories. So, meron na pamagat na pinaputukan na barko ng China nang hihimasok sa katubigan, tinarget ng Coast Guard ng South Korea. Nako. July 1 yan. So, bago natin simulan, YT Amazing Story, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video nito, pinaputukan na barko ng China nang hihimasok sa katubigan, tinarget ng Coast Guard ng South Korea. Diyos ko po, grabe na talaga to, men. So, like, comment, share, subscribe. Start. I think he's market trip. Kailangan na. YT Amazing Stories. So, subscribe nyo yan. Grabe ang naganap na eksena sa pagitan ng Coast Guard ng South Korea at mga barko ng China. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, kinailangan nilang magpaputok ng humigit kumulang 250 rounds ng bala mula sa isang machine gun at iba pang uri ng armas sa tindi ng sitwasyon. Grabe, no? Ang eksena nito ay naganap. Dito mo talaga makikita namin na yung China talaga kapag pinalagan sila, parang ano sila eh, parang nagiging hesitant na sila eh. Or nagdadalawang iisip na sila. Pero kapag ganyan yung touring, like for example, kung ano yung ginagawa ng Pilipinas ngayon na grabe yung aggressiveness nila tapos hindi lang pinalagan ng Pilipinas, parang mas lalo silang ano eh, umaapoy eh. Like, alam nyo yung tipong yung mga bully, kapag ina-attack nila yung mga weak men, ano lang, kapag hindi pumapalag, mas lalo silang nagiging bully eh. Parang from level 1, nagiging level 5, nagiging level 10 eh. Ganyan yung China, men. Kaya kung makikita nyo, yung ibang bansa talaga daw, hindi naman talaga natin ina-advise ano, na palag agad kasi may plano naman yung gobyerno natin dyan. Pero yun nga, yung ibang bansa parang ginagano na nila eh. Diba? Na palagan na lang natin agad to bago patumas yung sungay ng mga kumags na to. Pinatangka nilang pigilan ang dose-dose ng mga barko ng China na pumasok sa kanilang territorial na tubig. Sinabi rin ng South Korean Coast Guard na hindi nila inaasahan ang ganitong matinding inkwentro, kaya't napilitan silang gamitin ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili ang kanilang seguridad at soberanya. Ang insidente ay nagdulot ng matinding tensyon at nagpataas ng alarma sa rehiyon na nagudyok sa iba't ibang bansa na maglabas ng kani-kanilang pahayag ukol sa insidente. Ito ay ayon sa ulat na inilabas ng CNN noong Disyembre ng taong 2017. So yan yung some kind sources niya. South Korean Coast Guard fires 250 rounds at Chinese fishing ships. Pasensya na kayo sa ano natin yun kasi may singaw yung dila ko min eh. Masakit. Fishing ships. Batay sa nasabing ulat, tinatayang mahigit 40 barko ng China ang nagawang tumawid sa teritoryal na katubigan ng South Korea, malapit sa isla ng Gagyeodo na nasa timog kanlurang baybayin ng bansa. Ang mga barkong ito ng China ay pumasok sa nasabing lugar na nagdulot ng alarma sa mga otoridad ng South Korea. Dahil dito, mabilis na kumilos ang mga opisyal ng South Korean Coast Guard. Agad nilang pinuntahan at hinarang ang mga barko ng China, sabay bigay ng mahigpit na utos na umalis na sila. Grabe, sa teritoryong no? Iyon. So, ang agar ng talaga South Korea iya ay naglalayong tiyakin ang kanilang pambansang seguridad at maiwasan ang anumang posibleng konfrontasyon o kaguluhan. Actually, sobrang handa na talaga ng South Korea no, bago pa man sila guluhin ng China kasi yun nga, meron silang pinaka-top enemy talaga eh, yung North Korea eh. Diba? Kaya nga, isa rin sa nagustuhan ko talaga sa South Korea, I mean, kahit na yung iba parang inaano-ano lang na mga K-pop bayot, mga BTS bayot, mga ganun-ganun sila. Pero men, yung mindset ng Korea, ng South Korea, like, meron silang mga military service
Grabe yun, men. Ganyan dapat sana dito sa Pilipinas. Kaso lang yung mga kabataan natin dito, ayaw nila ng ROTC. Ano? Sobrang sad nun, pre. Mas matindi pa rito, nagawa ng mga barko ng Coast Guard ng South Korea na paputukan ang unahan ng mga barko ng China. Kasama rito ang pagputok ng humigit-kumulang 180 rounds mula sa isang M60 machine gun at halos 70 rounds naman mula sa mga assault rifles at shotgun. Ito ay batay sa opisyal na pahayag na inilabas ng South Korean Coast Guard. Sa gitna ng matinding kumprontasyong ito, nagpahayag naman ang nooy tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Hua Chunying ng kanyang lubos na pagkabahala ukol sa nangyaring insidente. Ayon sa kanya, ang insidente ay nagdulot ng seryosong pag-aalala at kinakailangan ng masusing pag-uusap upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Base sa pahayag ng Coast Guard ng South Korea, nagsabi sila na susubukan ng mga barko ng China na tumungo ng direkta sa direksyon ng mga barko ng South Korea. Samantala, ayon sa ulat na inilathala, South Korean Coast Guard catches two Chinese boats fishing illegally. Grabe. Sobrang dami na pala talagang napipirwisyo ng mga incheck na to. Grabe, pati umabot sila sa South Korea. Kinayupak talaga yung nila, yung 9-dash line nila. Korea Herald noong Marso 2023, ibinunyag nito ang mga pangyayari hinggil sa pag-aresto ng dalawang barko ng China na ilegal na nangingisda sa teritoryo na saklaw ng Exclusive Economic Zone ng South Korea malapit sa Incheon. Ang insidente rin ay nagbigay diin sa patuloy na tensyon at hamon sa pagitan ng South Korea at China, lalo na sa usaping pang-ekonomiya at pang-teritoryo. Kagad namang tinugunan ng mga Coast Guard ng South Korea ang nasabing pangyayari. Naganap ang isang mabagsik na habulan sa karagatan na nagresulta sa paghuli sa dalawang barko ng China na nahuli na palihim na nangingisda sa Exclusive Economic Zone ng South Korea. Kung di ba naman mga honghang, di ba? Kung di ba naman mga honghang, men. Ang lakas-lakas nilang man trip na sobrang laki daw ng dagat nila, yung 9-dash line. Tapos pati South Korea, pinapasok din nila yung hindi sa kanila. Easy ng South Korea, di ba? Grabe yung pagkagahama na. Sagad. Ang pagtatangka ng mga barko na ito na manatili at mangisda sa nasabing lugar ay nagdulot ng mabilisang pagkilos mula sa mga otoridad ng South Korea. Sa loob lamang ng 100 kilometro mula sa timog kanluran ng Sochongdo, isa sa tatlong maliliit na isla sa kanluran na malapit sa baybayin ng North Korea, naganap ang habulan. Sa wakas, matagumpay na nahuli ang dalawang barko na nilabag ang batas ng bansa. Gayunpaman, hindi lamang dalawang barko ang naapektuhan ng insidenteng ito. Limang iba pang mga barko na nakitang nasa lugar ay agad ding itinaboy mula sa nasabing Exclusive Economic Kapag Zone. Kapag talaga, men, naipanalo talaga natin yan, or yung pagpalag natin sa China ay na-achieve talaga natin. Wala, men, ang sarap na siguro sa feeling na tayo na yung magtataboy sa kanila, di ba? I know, matagal pa sigurong darating yung panahong yan, pero I think darating din naman yan, men, na tayo na yung magiging dyan ba? Parang nasa sahte na talaga yung authority dyan. Diba? Like, know-how na talaga kung pwede natin ipatupad na pagdadakpin natin sila kapag tumapak sila sa EEZ natin, na wala na silang say ba na illegal talaga. Kasi ngayon, meron pa silang claim na pasok daw sa 9-dash line nila So siguro ngayon, ateist-teist lang muna tayo at magtiwala lang talaga tayo sa gobyerno natin, men. Pangyayaring ito ay nagpapakita ng determinasyon ng South Korea na ipatupad ang kanilang batas at pangalagaan ang kanilang teritoryo laban sa anumang paglabag. Batay sa ulat, sinubukan pa raw ng mga barko ng China na tumakas mula sa mga otoridad ng South Korea. Nagawa pa nilang maglayag ng pansigzag na umabot hanggang 11 kilometro habang patuloy na tinutugis ng isang patrol vessel mula sa West Sea Special Security Unit ng Coast Guard ng China. Nice yun, South Korea. Sa kabilang dako, ayon sa ulat na inilabas ng CNBC noong Nobyembre 2016, China angry after South Korea fires warning shot as it
fishing boats, 'di ba? Ang lakas pa nila, ang lakas pa ng trip nila na sila yung magiging angry or magalit, 'di ba? Bakit hindi na lang talaga nila sitahin yung mga fishing boats nila? Oh, kayo, pumapasok kasi kayo doon. 'Di ba? Do alam naman natin men na hindi talaga ina-advise yung mag-fire ka ng warning shot, 'di ba? Pero alam naman natin kung gaano ka kumag tong ano eh, tong China eh. Like, I think deserve lang din naman nila to. Kayo ba? Do you think? Comment down below. Tuloy. Ang Coast Guard ng South Korea ay nagpaputok ng kanilang mga armas sa direksyon ng mga barko ng China sa katubigan ng South Korea sa ilang pagkakataon na. Karaniwan ng gawain ng mga barko ng South Korea ang regular na pagpapatrolya sa kanilang teritorial na karagatan. Sa katunayan, ayon sa ulat, naging regular na rin ang mga pangyayari kung saan ang mga ito ay nagiging bahagi ng mga operasyon ng paghabol o pagtugi sa mga barko ng China na lumalabag sa batas sa pamamagitan ng ilegal na pangingisda sa karagatan ng China. Ang mga insidenteng ito ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa karagatan, mula sa mga regular na pagpapatrolya hanggang sa mga paghabol at pagtugis sa mga lumalabag sa batas. Ang South Korean Coast Guard ay patuloy na nagsisikap na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at pangalagaan ang kanilang likas na yaman. Siguro lang, sobrang laki ng China to the point na, what if yung China nasa gitna siya ng dagat tapos sobrang laking bansa niya. Tapos lahat ng bansa nakapalibot sa kanya. Magde-dare pa kaya siya na angkinin lahat. For example, 1,000 dash line. Grabe na talaga yung ganun ah. I think ganun pa rin yung gagawin ng China eh. Like, oh, sa amin yung 1,000 dash line. Ay, nako. Pero malaking advantage siguro sa atin yun kasi parang magmi-meeting na lang lahat ng bansa ba na okay, delete na natin yan. Delete na natin yan, China yan. Something like that, diba? Gayunpaman, mula sa mga ganitong pangyayari, hindi rin maiiwasan ang mga pagkakataong nauuwi sa mga matitinding komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ayon pa sa ulat, nagawa rin ng Coast Guard ng South Korea na huminto sa ginagawang operasyon ng dalawang barko ng China. Ba't lumubog yun? Sampo lang ba yun? Ulat, nagawa rin ng Coast Guard ng South Korea na huminto sa ginagawang operasyon. Lumubog siya, diba? Ayun, okay pa ba yan? Lumubog na, oh. Ng dalawang barko ng China. Ano yun? Gayunpaman, ang 30 barko ng China mula sa parehong grupo ay nagawa namang palibutan at mabangga ang barko ng South Korean Coast Guard. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding panganib sa mga tauhan ng Coast Guard ng South Korea. Ito ay ayon sa pahayag ni Lee Dae-heng, isang tagapagsalita mula sa Central Regional Headquarters ng South Korean Coast Guard. Sa isang ulat na inilathala ng South Korea Morning Post, kasi hindi ko mahabol sa pagbasa eh. South Korea vows armed crackdown against Chinese fishing boats after sinking of Coast Guard ship. A patrol boat sank last week. Ah, yun. Yung nagsank siya last week during an operation against group of Chinese vessel fishing illegally of the Korean Peninsula West Coast. Grabe, no? May damage pa talaga, no? Parang same lang din talaga sa ginagawa ng China sa Pilipinas, may na yung pagwa-water cannon nila sa Coast Guard ship natin. Like, nasira yung radar, yung ano, di ba? Grabe. Nampi-perwisyo na talaga sila, man. Like, yung damage talaga, nakikita mo talaga, eh. Grabe, dapat na talagang parusahan tong anong bansang to, man. Noong Oktubre 2016, ipinahayag ng South Korea na kanilang gagamitin ang mas malakas na kapangyarihan, kabilang dito ang paggamit ng armas laban sa mga barko ng China na nagpapatuloy sa ilegal na pangingisda sa kanilang karagatan. Bukod dito, ayon sa ulat na inilabas ng VOA News noong Nobyembre 2023, isang bagong maritime deal ang inilunsad na nagtatakda sa mga barko ng China na panatilihing naka-turn on ang kanilang mga location tracking devices habang sila ay nasa operasyon sa karagatan ng South Korea. Bilang tugon sa kasunduang ito, ang China ay pumayag din at sumang-ayon sa mga probisyon sa isang kasunduan na may kaugnayan sa South Korea.
sila ay kinakailangang mag-install at panatilihin ang kanilang mga internationally accepted. Actually, mahilig naman talaga sa negotiation yung ano man, yung China. Yun nga yung pinagsisigawan nila, 'di ba? Like, yun yung ipinapikita nila sa buong mundo na, oh, willing naman kaming makipag-dialogue or makipag yun nga, dialogue. Yun nga lang, yung mga kondisyones kasi minsan ng China, men, pumapabor sa kanila. Like, can you imagine that? Nakikipag sila sa Pilipinas. Tapos, kailangan daw muna nating magpaalam sa kanila. Like, WTF. Diba? Pinag-aagawan ba yan? Tapos, ang gusto nyo, magpapaalam kami sa inyo. Like, man, that's crazy. Identification system na naka-turn on habang sila ay naglalayag sa exclusive economic zone okay. ng South Korea. Ang pagkakaroon ng ganitong kagamitan sa pagtukoy ng lokasyon ay magiging malaking tulong sa South Korea sa kanilang pagtutok laban sa mga illegal na pangingisda na isinasagawa ng China. Ito ay ayon sa pahayag ng Ministry of Oceans and okay. Fisheries sa Seoul. Sa mga nakaraang taon, kitang-kita ang lumalalang tensyon sa ugnayan ng China at South Korea. Ang mga isyo ay tila lalong lumilitaw na nagiging mas komplikado. Hindi lamang dahil sa mga usapin sa ekonomiya at geopolitika, kundi pati na rin sa mga pakikialam sa teritoryo at mga personal na interes ng bawat bansa. Nakikita ang patuloy na pagtaas ng tensyon na nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan at labis na sigalot. Ang mga usapin sa teritoryo ay nagdaragdag pa sa pagiging masalimuot ng sitwasyon, lalo na't may mga hindi pagkakaintindihan ukol sa mga kulang hangganan. Kulang na lang ang kinin ng China yung buong mundo eh. Ibigay na lang kaya natin sa kanya yung Earth. Ay, nako. Ngingisda sa mga karagatan ng rehiyon. Bukod dito, ang mga pang-ekonomikong interes at pag-aambisyon ng bawat bansa ay nagdudulot din ng mga tensyon. Ang walong humpay na kompetisyon sa merkado at ang paghahanap ng pag-unlad para sa sariling bayan ay nagiging mga salik na nagpapalakas sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo. Ang pagiging malakas na kaalyado ng North Korea, ang China ay isa rin sa mga pangunahing dahilan ng tensyon sa ugnayan ng China okay. at South Korea. Ito ay nagpapalakas ng agam-agam at hindi pagkakaintindihan na madalas sumantong sa mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng South Korea at China. Ang kinakanda lang talaga sa South Korea, I mean, pumapalag sila eh. Like may laban-laban talaga sila. Malay natin soon, di ba? Tayo naman yung may kakayanan na. Ito, ang matinding kompetisyon sa larangan ng ekonomiya ay nagdaragdag din sa alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Pareho silang kilalang mga pangunahing puwersa sa pandaigdigang ekonomiya, kaya't hindi maiiwasan ang direkta at matinding kompetisyon, lalo na sa mga sektor ng teknolohiya, manufacturing at kalakalan. Ang usapin ng South Korea ay isa rin sa mga maituturing na mainit na punto ng tensyon sa relasyon ng China at South Korea. Luckily na lang, kakampi natin yung Korea. I mean, South Korea. Sa rehiyon, may pangamba ang South Korea dahil sa pagiging agresibo ng China sa pag-angkin nito ng mga teritoryo, lalo na sa patuloy na pagpapalawak nito ng mga militar sa mga isla at bahura sa South China Sea. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang kinikilala bilang isang hamon sa kaayusan ng rehiyon, kundi nagiging malaking banta rin sa maritime interest ng South Korea. Ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga pagkakaiba ay hindi madaling gawin at nangangailangan ng malalim na pag-aaral ng diplomasya, pagpapakumbaba at pagbibigay respeto sa bawat panig. Sa kabuuan, ang ganitong mga usapin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng maingat at malawakang pagtutok sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-uunawaan. Yung pag-uunawaan, tanggalin na natin yun ha, between China kasi wala talagang pag-uunawaan na nalalaman yung China. Well, kung meron ng pang-unawa yung China, need din yung samahan ng ano eh, yung sila yung may mas malaking advantage. Kasi kung hindi, wala, malabo yung pag-uunawaan. Parang di nga papayag ng 50-50 yung mga hinayupaks na yan eh. Meet ang isang mas maayos at mapayapang ugnayan sa pagitan ng China at South Korea. So, yun lang naman guys.
So, yun lang naman guys. That's from YT Amazing Stories. So, supportahan nyo yan. Tapos, yun, original building in the description box. Pinapanoorin yung mga videos niya. Tapos, syempre, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Philippine Oasis. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, di ba? Grabe na talaga yung China. I mean, like, grabe. Pati, pati South Korea talaga, kinakana. Tapos, ang nakakatawa pa dito, alam nila na illegal nga silang nangisda doon. Sila pa yung may ganang magalit na winning shot sila, di ba? Di ba? May maling ginagawa yung yung mga Chinese fisherman nyo eh. Tapos, galit na galit kayo kapag ka-winning shot kayo. Tapos, ang isa sa nakakatawa pa dito, yung, alimbawa, ipagpalagay natin siya sa sitwasyon nila dito, natin dito sa Pilipinas, tapos sa kanila. Tayo na nasa loob mismo ng 200 nautical mile, nang gagalaitin na sila kasi nga daw, inaapakan natin yung 9 dash line nila. Like, yung water cannon nila, yung nangyari doon na may naputol na daliri. Ang excuse naman nila doon, pinoprobo kasi kami ng Pilipinas eh. Kaya namin yung ginawa. So kami, wala na kaming karapatan maging angry ngayon. Kayo, nung kayo yung kinana ng South Korea, angry-angry kayo. Tapos kapag kami, may excuse kayo. Eh di wow. Ano ba? Ganun kalabo talaga yung China. Eh. Like, grabe. Based sa actions nila, man. Parang if ever talaga nasa gitna talaga sila ng dagat, napalibutan sila ng lahat na bansa. Parang gagawa sila ng 1,000 dash line eh. Diba? Ay, naku, grabe yung pagkagahaman, man. Sagad na sagad. So, yun. Kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yun sa comment section. For sure, may mga mapagbagbagdamdami din kayo mga hinaing patungkol dito, ano. Diba? Wala na. Wala na talaga. Minsan talaga, mapapaisip ka na lang talaga na paano kaya or paano kaya ma-delete? Grabe yung ma-delete, ano? Grabe ang sama na siguro nating tao kapag ganun. Pero anyways, itong sa atin kasi, nasasaktan tayo na nakikita yung mga kababayan natin na parang binabalahura sa sarili mismo nating dagat, diba? Like, can you imagine that? Gaganyanin mo kami sa sarili naming dagat. What do you think ko ba as Pilipino? Porkit ba maliit lang yung Pilipinas, kaganyan-ganyan lang tayo. Diba? Sana soon mapalakas yung natin, men. Yung depensa, ofensa natin. Para, like, South Korea, meron din tayong palag-palag ba? Kasi yung China talaga, men, need lang naman talaga nilang palagan. Yun nga lang, right now, hindi pa talaga natin kaya, no? Lucky din na lang talaga, merong ibang bansa na willing na masandalan, nagpapasandal sa atin, di ba? Like, sobrang dami niyan. Japan, America, South Korea, India, sobrang dami. So, at least sa ganong paraan, kahit na inaatake tayo ng mga Pilipino pro-China na pangit daw yung ganon, umaasa tayo sa ibang bansa. Pero wala na tayong ibang takbuhan eh, kaysa naman makipagkampi pa tayo sa China, di ba? Harap-harapan na tayong ninanakawan. But, anyways, malalampasan din natin to. Dasal-dasal lang tayo. Baka soon may mangyaring himala dito, di ba? So, again, hanggang dito lang muna. Thank you so much for watching. Filipino Oasis, like, comment, share, subscribe. Filipino Oasis out.